Mabilis ng shoutout para sa ating mga kapinta. Magpapahid pa tayo ng 1-2 mano ng ating pambuli para mapainan na natin itong ating pintuan. Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, ang paggamit ng ating pambuli ay optional. Pwedeng hindi at pwedeng magbuli. Malaki kasi yung kaibahan ng nabuli at saka nung hindi nabuli. So, nasa sa inyo yan kung gusto nyo magbuli. Kung makikita nyo naman kung ano yung nagiging resulta ng ating binubuli kesa doon sa hindi nabuli sa likod ng ating pintuan, di ba? Hello mga kapinta, welcome back sa akin channel. Ngayong araw, ang gagawin natin dito sa ating pintuan, matapos natin itong mabuli, lalagyan natin ito ng kulay o yung binubulag, sabi nila. Itong videong ito ay nakaraan nating video na kung saan ginamitan natin ito ng pambuli at lacquer sanding sealer. So ngayon, ang gagawin naman natin, ipakikita ko sa inyo kung paano natin ito lalagyan ng kulay gamit yung ating penetrating wood stain at oil tinting color. Para sa ating mga kulay, gagamit tayo ng walnut, yellow, at saka black na penetrating wood stain at oil tinting color na burnt amber. So ito, ilalagay natin ito sa lacquer sanding sealer. Ang ratio ng ating lacquer sanding sealer ay 70-30. 70% ng lacquer sanding sealer, 30% ng ating acrylic thinner. Lalagyan lang natin ito ng 10% na lacquer flow. At dito natin ilalagay lahat ng ating pangkulay. So ngayon ang gagawin natin, 5 cup ng walnut, 1 cup ng yellow ochre o yung yellow, at kalahating cup ng black. At konting oil tinting color. Gagamit tayo ng mga penetrating wood stain dito sa ating project. Dahil maganda ang ating penetrating wood stain na pangkulay para sa ating mga solid na kahoy, dahil pinananatili nito yung haspe o yung natural na haspe ng ating mga solid na kahoy gaya nung gagawin natin ngayon. Hindi gaya sa tinting color, kapag ka nasobrahan tayo ng konti ay nagda-dark o yung nawawala yung haspe nito. So ito ang kagandahan sa mga penetrating wood stain. Isang mabilis na shoutout tayo para kay Sir Lloyd Mercado. Tinatanong niya kung bakit burnt amber lang daw ba yung ginamit nating pang oil wood stain dito sa ating pintuan nung nakaraang video. Yes po, burnt amber lang. Kaya ko po pinutlaan yung ating pondo dahil ayoko po na magpondo ng maitim agad. So kung kinakailangan, hanggat maaari, magpondo kayo ng light. Dahil kapag ka hindi nagustuhan na may-ari yung light, maaari kayong mag-dark ng mag-dark. Hindi gaya sa dark, kapag ka hindi nagustuhan na may-ari, mahirapan na kayo i-light ito. So, yun lang yung dahilan kung bakit nagpopondo ako ng light. Mas madali lang magdagdag ng kulay kaysa magbawas. So ayan, nagawa na natin yung kulay ng ating penetrating wood stain para dito sa ating pintuan. Ang gagawin naman natin ngayon, i-spray natin ito gamit yung ating spray gun. Kung makikita nyo, malapad yung buga ng ating spray gun. Gagawin natin dito ay yung matulis o yung bilog. Ito yung kailangan nating pattern o air pattern dito sa ating spray gun para makuha natin yung mga sulok at saka yung mga maliliit na i-sprayan natin. At ang lakas ng hangin natin para dito ay 20 to 25 PSI lamang. At ang pagbiga, ang pagpiga dito sa ating spray gun ay half-half lang o yung dahan-dahan lang, dahil hindi natin kailangan nito pigain ng sobra dahil magre-resulta ito ng mabilis na pagitim dito sa ating pintuan. Gaya nga na sinabi ko sa inyo sa nakaraang video, sa trabahong ito ay kailangan natin ng konting tiyaga at pasensya dahil hindi natin ito makukuha sa isang trabaho lang. Parang sa pagbubuli, kailangan din natin ng konting tiyaga. So dito din, ganun din.
Kukulayan lang natin ito ng kaunti-unti hanggang sa makuha natin yung ninanais nating kulay. Huwag tayong maiinip dahil hindi magiging maganda ang resulta nito kapag umiral o pinairal natin yung inip sa ating sarili. So ayan, itong mga light color na to, yan ang ating i-sprayan o sasapulin natin ng kulay. Yung mga light spot gaya nito. Ayan. Matapos natin makulayan lahat yan, tsaka tayo magkukulay ng isang buuan. So i-spotan muna natin lahat ng light bago tayo magkulay ng isang buo. So gaya ng sinabi ko sa inyo, huwag kayong maiinip kapag ka nagkukulay kayo dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan nito sa bandang huli. Matapos natin itong ma-ispatan ng ating pangkulay, mag-aantay lang tayo ng panibagong 25 minutes at mag-i-spray tayo ng panibagong lacquer sanding sealer. Ang ratio nga pala natin sa ating lacquer sanding sealer ay 70-30. 70% ng ating lacquer sanding sealer, 25-30% ng ating acrylic thinner. Halimbawa, sa 1 litrong lacquer sanding sealer, ang katumbas niyan ay 1/4 liter ng ating acrylic thinner. So, kada dagdag nyo ng 1 litrong lacquer sanding sealer, magdadagdag din kayo ng panibagong 1/4 liter ng ating acrylic thinner. Matapos natin yung ma-sprayan ng ating lacquer sanding sealer, mag-aantay lang tayo ng panibagong 25 minutes at gagamitan natin ito ng papel delia o sandpaper number 400 bago natin ito maaaring lagyan ng ating top coat. Para naman sa ating top coat, gagamit tayo ng automotive urethane clear coat matte finish 2 component system. Ang ratio natin dito ay 3-1-1, 3 parts ng automotive clear coat, 1 part ng ating hardener, at 1 part ng ating acrylic thinner. Ia-apply natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay tayo ng 12 to 24 hours bago ito tuluyang matuyo o tumigas. So ang gamit natin dito ng top coat ay 2 component system. Hindi ito gaya ng mga single component top coat, gaya ng mga clear gloss lacquer, lacquer dead flat at mga acrylic top coat. Ito ay mayroong hardener. So mas matibay ito kaysa sa mga single component, kaya ito ang pinili kong top coat dahil yung ating main door ay panlabas o yung madalas na bibilad o naka-expose sa mainit na lugar. So kaya ginamitan natin ito ng 2 component top coat.
Bago natin ito gamitan ng top coat, gagamitan muna natin ito ng papel dilia o sandpaper number 400 o 600 bago tayo maglatag ng ating top coat. Pupunasan lang natin itong maigi, siguraduhin na walang kahit na anong aligabok bago tayo maglatag ng ating clear coat. I-apply natin ito ng hanggang 3 patong at mag-aantay lang tayo ng 5 to 10 minutes bago yung kasunod na patong. Sa bawat mano ng ating top coat, hindi na natin ito kinakailangan paggamitan ng diha. So makalipas yung 5 to 10 minutes, automatic mag-second coating na tayo. Hindi na natin ito dapat gamitan ng papel dilia dahil ito ay 2-component system. Hindi ito single component top coat. So ibig sabihin, kinakailangan nito ng mahabang panahon bago ito tuluyang matuyo at bago nyo maaaring liyain. At kapag ka ang inyong top coat o yung 2-component system na top coat ay hinantay nyong matuyo ng husto at saka kayo nag-top coat ng panibagong set. Coat ng hanggang 3 patong, mag-aantay lang tayo ng 12 to 24 hours o kinabukasan bago ito tuloy ang matuyo at bago natin ito maaaring ikabit.